paglubog ng iba't ibang lugar sa ating mundo. Panganib dahil sa pagtaas ng sea level. Maraming mga bansa umano ang mawawala na forever. Patuloy na natutupad ang lahat ng mga nakapropesiya sa Biblia. Nakasulat ito na parang kailangan na lamang po natin sundan ang mga mangyayari simula ngayon at sa mga darating pang mga araw at panahon. Habang tumatagal ang ating mundo ay tila nagiging mas mapanganib. Senyales na nga ba ito na papalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon na matagal ng panahon na inaabangan ng mga Kristiyano sa buong mundo? Isa sa problema ngayon mga sangkay sa buong mundo ay ang patuloy na pagtaas ng sea level. Ito umano ay epekto ng climate change na damang-dama na sa kahit saang lugar ng ating daigdig. Subalit mga sangkay, marami sa mga leader sa iba't ibang panig ng ating mundo ay tila baga hindi po naaalarma. Nakakalimutan nila na mayroon pong isang malaking problema na ang tanging nakakakita neto ng husto ay ang mga eksperto o mga scientist lamang. Maraming mga bansa ang apektado na umano sa paglubog o pagtaas ng tubig mula po sa dagat at ilan sa mga lugar ay lubhang masasaksihan ito. Isa sa halimbawa sa lumulubog na nga pong lugar ay ang Jakarta, Indonesia. Way back 2020 ay napag-usapan po natin ang patungkol sa malaking syudad ng Indonesia na kung saan dumadausdos na po sa karagatan na tila hinahatak at hinihigop po ang kanilang syudad pailalim. Isa lamang ang Jakarta sa halimbawa mga sangkay sa mga lugar na lumulubog na dahil po sa pagtaas ng level ng tubig dagat. At dahil nga po dito mga sangkay, napilitan po ang Indonesia na ilipat na ang kanilang kapital dahil po sa lumalalang sitwasyon. Nagsiwalat po ang United Nations ng isang kakilakilabot na impormasyon na dapat mong malaman dahil po maraming mga bansa umano ang dahan-dahan na pong lumulubog at mawawala daw po ito forever. So totoo palang may forever. What? Kaya nga lang, nakakakilabot ang forever na to. Hindi po nakakatuwa. Nakita po nila ito matapos po pag-aralan ang sitwasyon ng ating daigdig ngayon na talagang may lubhang kondisyon na. Nahihirapan na umano ang ating planeta ngayon dahil nga po sa lumalalang sitwasyon ng pagbabago ng klima na abnormal na. Ayon po sa United Nations, mas mabilis po ngayon ang pagtaas ng level ng dagat kaysa sa loob ng 3,000 taon. Kaya naman hindi na po nila ito napigilan na isapubliko ang sitwasyon ng ating planeta. Noon mga sangkay, napapanood lamang po natin ito sa mga international movie. Pero ngayon, realidad na po ito. Totoo na pong nangyayari sa ating daigdig. Ang noon ay napapanood lamang po natin sa mga movie. Low-lying communities and the entire countries could disappear forever. We would witness a mass exodus of entire populations on a biblical scale. Maraming mga tao ang maaapektuhan sa unang wave ng pagtaas ng sea level at paglubog naman sa ilang parte ng kalupaan. Ang Netherlands, London, Los Angeles, China, Bangkok,
Buenos Aires. Sila po ang mga lugar na numero unong mahahagip ng pagtaas ng sea level. Kaya naman mga sangkay, nababahala po ang United Nations sa kanilang mga nakikita na tila baga ang mga leader po sa buong mundo ay wala naman pong pakialam. Kahit umano malimitahan pa ang global warming to 1.5 degrees Celsius, tataas pa rin ang sea level. Kumbaga babagal ng mga sangkay, pero hindi rin po ito mapapahinto. So ang tanong, ano ang magiging solusyon dito? Tuluyan na nga bang dederecho ang ating planeta sa sinasabing end of the world? Ayon po sa UN, bawat degree ay mahalaga at sana maisalba pa ng tao ang ating planeta. Kung malilimitahan ang global warming sa 1.5 degrees Celsius, magkakaroon pa rin ng sizable sea level rise. Ilan sa mga baybayin sa iba't ibang sulok ng ating mundo ay nakitaan na ng mga scientist ng triple pa na pagtaas ng level ng tubig. At dahil dito, kanila nga pong nakumpirma ang matinding kalagayan ng ating planeta. Isipin nyo naman mga sangkay, triple po ang pagtaas umano ng sea level. Kaya naman marami po sa mga baybayin ay dahan-dahan na po nalulubog sa karagatan forever. Almost 900 million katao ang unang maaapektuhan umano nito sa mga malalapit na lugar sa karagatan at mga nganib. Maraming tao ang lilikas kapag nangyari ito at maghahanap ng bagong matitirahan. Sa madaling sabi, mga sangkay, sisikip ng sisikip ang ating planeta dahil nga po sa pagtaas ng level ng tubig sa dagat. Target na ngayon ng UN na alamin ang mga lugar na unang manganganib dahil sa pagtaas ng tubig upang mailikas ang bawat komunidad. Kumbaga mga sangkay, bago pa mangyari ang sitwasyon na ito ay uunahan na po nilang ilikas ang mga komunidad para wala na pong mapahamak. Sa Pilipinas pa lamang mga sangkay, marami na po tayong nakikitang ebidensya ng pagtaas ng tubig dahil nga po sa climate change. Maraming mga lugar dito sa ating bansa, kagaya na lamang po ng isa sa mga isla doon sa Bohol, ay pababa ng pababa na po ang kanilang isla sa tubig dagat na tila baga hinahatak po sila ng karagatan. Subalit, hindi pa rin po talaga sila lumilikas dahil doon lamang ang kanilang sinasabing comfort zone. Maging ang Boracay, mga sangkay, ay nakitaan din po ng isang sinyales ng paglubog sa isla na yon. Marami umano ang nakikita nilang mga butas ng kalupaan na isa pong sinyales na tila baga delikado na po ang lugar sa mga darating pang mga taon. Ito po ngayon ang isa sa problema ng ating planeta na dapat pagtuunan ng pansin ng world leaders. Itong mga nangyayari ngayon sa ating mundo ay naway maging isang babala sa ating lahat na seryosohin po natin ang paglilingkod sa ating Panginoon hanggang sa araw ng paghuhukom. Hindi na po nagbibiro ngayon ang panahon at pinapatunayan ito ng salita ng Diyos.